Ayan, gandang araw mga kabubog, no. Ba-vlog natin ngayon ay may isa tayong customer o kaibigan na hiniram yung ating sasakyan kasi sobrang dami na ng kanyang naipon na kalakal. Hindi kasya doon sa kanyang kotse, no. Tapos hindi rin kasya doon sa kanyang crosswind. Ngayon, niram niya yung ating sasakyan. So, punong-puno na nga. Matagal na niyang sinasabi yan sa atin, no. Kataon lang na hindi natin pwedeng puntahan doon sa lugar niya dahil mayroon isang namimili doon na sa atin din nagdadala. Ayaw naman natin sumamahan loob sa atin. Kaya ang ginawa natin, pinahiram na lang natin yung sasakyan. Ano? At yan nga, punong-puno yung sasakyan. Dami niyang naipon. Ngayon, kausapin natin siya at tanongin natin kung ilang buwan niya nang naipon niya, no. Ang mga magandang pwesto. Parang salong sa araw. Kaya yan, nagsasayap ko. Okay, magandang umaga. Ayan. Bali, binalaw kay Utol itong mga kalakal galing sa bahay kasi una-una may tindahan kami. Alam naman natin, mga plastic yan. Kailangan matuto tayong mag-recycle kasi para matulungan din natin ang kalikasan. Hindi naman natin na may iwasang gumamit ng plastic sa buhay na to, kasama na to sa ating buhay ang paggamit ng plastic. Pero kailangan lang matuto ang tao na pangalagaan din ang kalikasan habang gumagamit tayo ng mga petrochemical na ganito. Dapat ma-reuse natin. Kailangan i-reuse natin lahat ng plastic para hindi napupunta lang sa dagat, sa tubig, sa kung saan-saan na lang o ini-incinerate. Ang iba, sinisilaban, which is nasisira naman ang ating ozone layer. Kaya dapat tayo ay pangalagaan din natin ang ating kalikasan. Katulad sa akin, isang taon na to yata sa bodega na nakatambak doon. Madali lang i-dispose kung i-dispose mo. Kaya lang, sa dami nito, tapos iba, hindi maganda ang disposal, makakasira, hindi maganda sa ating kalikasan niya. Kaya para sa akin, sa lahat ng mga gumagamit ng plastic, nakakatulong sa atin ang katulad ni Utol na nagninegosyo sa kalakal na suportahan din natin, isegregate natin ang lahat ng ating mga kalakal kasi sabi nga nila may ginto sa basura. Lahat nakakatulong to sa mismong gumagamit, sa nag-iipon, additional income, sa mga nagninegosyo katulad ni Utol ay natutulungan din natin ang kanyang negosyo. Yun lang, para sa akin, magtulungan tayo. Pakalagaan din natin ang ating kalikasan. Yun. Sir, maraming salamat sa pagtitiwala nyo. Ano? Ngayon mga kabubog, abangan natin kung magkano si sir. Ano? Abang-abang lang kayo. Ano? May mga planta na kami na ang ginagawa lang, mag-recycle. Ginagawang, yung mga katulad mo, magdi-deliver sa kanila, naka-recycle na lahat-lahat. Ganun ang ginagawa nila, nire-recycle lang, tapos ginagawang pellet uli para magamit. Pabalik-balik lang. Oo, balik-balik. Ito, ginagawa yan, katulad niyan, ginagawang tela yan eh. Polyester, yung pag tinawag ng polyester na tela, walang din niya sa ganyan. Yeah, ito yung jersey ano na kuan nasa pang mga pambasketball. Oo, polyester na ano yan, galing yan sa Iblan plastic. Pag tumingin ka nga ng YouTube, ang dami nilang ano. Ang dami nilang tinutunaw tapos gilig parang hibla ng ano, plastic lang. Kasi nga kung hindi mo i-re-recycle, isip-isipin mo ng dami. Oo, ang nangyayari, tama ka doon. Yung mga nagbabasura, hindi naman basura kinukuha na. Kukunin na nila yung mga mapapakinabangan na. Pero babayaran sila ng gobyerno, ng City Hall. Binabayaran sila. Balikta ng basura. Oo, yung tracking nila. Hindi naman ulikta nga sa ano. Nangangalakal na lang. Nangangalakal na lang. Tama ka doon. Malaking pondo rin ang mawawala sa gobyerno kung lahat ilalagay natin sa basura. Sa, diba? Yung mga kasamahan ko nga, nagsisegregate din sila. Tapos, may bumibili. Alam nyo dito sa Kamaligan, sir, ang lalaki ng bahay dyan.
wala ka diyang makikita na bahay na hindi nagsisegregate. Lahat sila naniniwala, sa segregation. Hindi mo sasabihin na maraming pera, asin salong buhay. Sa kanila, basta may value, tinatabi nila. Ganun naman talagang dapat sa tao tapos. Kaya makikita mo kung sinong meron, lalong magkakaroon kasi napakasinog nila. Lahat ng may value, iniipo nila. Sabi nga sa text mo kanina, di ba? Yung binibig niyang pag-inhawakan na kahit tayo ganito na sa ganito sa Facebook, pero kaya lang, tinuturo ko tayo maging mahal kung pag-inhawakan ng tao mo na pinakahalagahan natin ang kanilang pag-inhawakan. Mahalagaan. So, ano sa atin? So, yan nga mga kabubog, tapos na nating timbangin yung kalakal ng ating isang kaibigan, no? At papakita natin kung magkano ang kanya na pagbintahan. Isang taon ho niyang inipon. So, yan. Tol, magkano? Magkano ito, 4,058. Panalo. Ayun. So, sa kunting tiyaga lang, ayun. Sino magbibigay sa inyo ng 4,000? Kung kaya, itinapon mo, no? Kaya dapat maging masinop tayo. Ayun. Salamat din sa mga nagninegosyong katulad ni Otol. May dadalhan tayo ng mga ganyang kalakal. Ayun. Sir, salamat sa pagtitiwala ha. Dahil maraming namimili dito. Sa amin kayo nagtiwala. Maraming salamat daw. Hindi ko kayang tumbasan nyo. Thank you. Sige. So, yun nga mga kabubog na. Balik na rin ko lang saglit ang camera. At may tuturo lang ako sa inyo. So, mga kabubog, no. Ito nga yung mga reject niya, no. Papadala natin to sa kanya. So, kayo, kung mag-iipon kayo, pakita ko sa inyo kung ano ang dapat hindi nyo ipunin, no? So, tulad ng itong mga ganito. So, huwag nyo nang ipunin yan. Hindi nabibili yan. Mga stick, oh. Itong mga ganito. Ayan, may mga sticker na ganyan na makapit. Itong mga ganito. Yung mga maingay na ganyan. Itong mga ganito. So tandaan nyo lang ho yung mga reject na para hindi nyo naman po yung mga plato na sa napasag na malulutong, no? So itong mga ganito, yan mga maiingay ho yan, no? So ito, yan ganyan, no? Hindi natin dapat ibuli niya, mga laruan ng bata. So hindi na ho natin binibili yan, mga ganito. Mga ganito yung plastic. Ito, mga maiingay. So yan nga, mga laruan. Yan to, mga ganito. So, yan. So, yan ang mga hindi nabibili, no? Mga kabubog, no? So, mga ganito. So, yan. Tandaan lang natin yung mga hindi nabibili, mga kabubog. So, yun lang, mga kabubog, no? Kung nagustuhan nyo ang aming vlog o video ay mag-comment lang kayo, no? At sana ho ay nakapagbigay runong tayo sa iba, no? Sa mga nagninegosyo ng ganito at kahit ho sa mga karaniwang residente, no? Katulong tayo sa kalikasan, sa pagsisegregate. Maraming salamat ho sa matyagan yung pagsubaybay. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Ito ang inyong kabubog, ang istorya ng hinamak na magbubuti sa Laguna, LL.